damo? Ano yan? Hindi sandi. Yan damo. Damo. Ano yan? Microgreen ang tawag. Yan ay super food. Tikim, 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 tikim. Tikim. Ang lasa. Healthy. Bakit siya tinawag na superfood? Yan yung stage ng halaman na yung umuusbong. So, lahat nung ano niya, goodness niya, inilalabas niya. Naku. At saka, Sandy, ito yung magandang business ngayon. Kasi maliit ang space. Yes. Tapos nun, eh siguro parang ganitong kalilit. Eh, ibig sabihin, ilang araw pa lang to pwede na, no? 4 days. Oh, di ba? 4 to 5 days, may pera pa na. Ito ang magsasprout na new business. Paano bang ano? Paano ba inuumpisahan tong ganito? Nakaka-meet Mike and Marian kasi sila magtuturo sa atin kung paano natin umpisahan tong sprouting business na po. Siyempre, unang-una, kailangan natin masigurado yung mga seeds natin na gagamitin. I think ang pinaka-importante doon, yung hindi treated, yes, di ba? Ma'am. So, pakita natin anong difference nung, para malaman, treated at visually, alam nung consumer kung anong dapat niyang gamitin na po to. Sa itsura pa lang, makikita nyo na medyo reddish na itong isang treated. Kasi yung karaniwan na ginagamit ng pan-treat, yung nilalagyan nila ng color red, color blue, color, may mga color siya. Okay. Sa tingnan nyo yung itsura ng seeds na hindi treated. Brownish. Siya. Opo. Mm-hmm. Makikita nyo din naman yung seed coat niya na talagang walang nakapatong. Mm-hmm. So, kailangan maintindihan ng consumer na hindi yung treated seeds kasi it's because i-ingest natin siya after several days. So, kailangan walang treatment. 4 to 5 days lang eh. Oo. Okay. So, kahit naman po untreated siya, kailangan pa din natin hugasan yung seeds before na gawin natin yung sprouts. So, ang gagawin natin, ihugasan and then isusok natin siya ng 8 or overnight. 8 hours. Okay, after na soaking, kinabukasan, i-drain, hugasan uli, and then every 6 hours, hugasan uli siya. So, ito yun. Yan po yung sa jar. Oo. Tapos, kaya may net para pag hinugasan mo, tapos ihinanyan mo, magde-drain na siya. Ayan. Yan. Ito nyo. It means, hindi natin na-drain, mabuti ka na. Kasi kung hindi hugasan po, magkakaroon ng amoy. Baka mag-amag, hindi naman. Kaya po kailangan natin i-drain. Tapos saan ko to ilalagay? Sa may araw ba? Sa kahit walang sa araw? Kahit sa inyo lang pwede na po yan. Hindi na kailangan paarawan pa. Ito ba ang pinakamadali? Kasi naka-jar na siya. Pero naman kayo mga option. Kung gusto nyo sa jar, kung mas gusto nyo yung palagi kayo nag-uugas, pwede dyan. Kung gusto nyo naman yung minsan lang kayo mag-uugas, pwede po kayo dito naman sa tissue. Ito pang tamad to. Sa una pong procedure, katulad din ng nasa jar, una isusok, ihugasan, and then isusok, and then kinabukasan nyo siya ilagay. Gano'ng katagal ang soaking? 8 hours to or overnight. So, babasahin mo muna yung tissue. Okay. Babasahin mo muna yung tissue, and then spread nyo na yung mga seeds na nahugasan na. Tapos, co-coveran nyo para yung moisture na. Parang greenhouse effect. Tapos, after 4 or 5 days, pwede mo sa yung tissue harvest. Na. Kung gagawin mong business, pwede niya na mismo, tatakpan mo na lang at pambenta na, di ba? Hindi ka na magre-repack. Oh. Actually, kung ibibenta mo nga siya, salad yun na jar. Okay, so we're on our second option using the tissue paper. Oh. Is there a third option for the sprouting? We have two good options. Sa sprouting talaga, no? Pero, kung gusto mo na medyo malaki, mas malaki sa dyan yung yung plant, naman yan? Microgreen. Yes. No? So, ang sprouts is 4 to 5 days. 4 to 5 That's months. The best. Ang microgreens, anong best niya? 7 to 10 days. 7 to 10. So, same medium? Same? Okay. Sa microgreen naman, ang ginagamit natin, lupa na. Lupa o yung peat moss para pating medium na. Pating medium. Oo. Para sinisiguro natin na malinis din yung gagamitin natin na medium. Oo. So
Pwedeng ano, kahit naman anong potting medium pwede, di ba? Yes, basta ano siya, sterilized siya. So, yung ano, yung mga gagamit, for example, ng Cocopit, basta i-steam nila for 4 hours yun. Para sterilize. Oo. Kailangan natin untreated seeds. Kalimitan, gumagamit tayo ng treated kasi minsan, ang binhi, yung nagkakaroon ng problema, lalo na kung bukbukin, so kailangan natin i-treat. Yung treatment, nasa coat lang siya, okay, sa labas. So, ang microgreen kasi, once na lumaki siya, lumabas siya, tunay na dahon yung ito. Maalis na rin yan. Kasi, basta wala na ito. Pag hinarvest kasi yan, wala na itong coating. Mahugasan siya. Mahugasan siya, washing. So, maalis yung... So, yung microgreen, pwede tayo gumamit ng treated seeds. Basta wala, pag binenta mo, or kakainin mo, wala na itong ganitong, ano, yung coating na galing. Yung parang balat ng buto. So, once na mahanda natin yung mga medium at nailatag natin sa isang bed na ginawa natin, o kaya dito sa clamshell, so, ang gagawin lang natin ay isasabog natin yung bini. Mm-hmm. Ganong ka sinsin ang pagsabog? Ang ginagawa natin is a line dressing. So, maguguhit tayo sa medium, then bubudbud natin yung bini. Tapos pinapatungan ng black na... Plastic. Black plastic para magkaroon ng... mas mabilis ang tutubo na very uniform. Oo. Ilang days siyang naka-black overnight plastic? Overnight lang siya. Okay. Once na malis natin yung cover, so pwede natin ilagay siya ito sa ating pinaglagyan. Kahit naka, sabi nga, patong-patong yan, pwede mo na... nandiyan sa isang lugar. Then, kailangan mo lang na nainitan din. Inilatan. Ilang hours of sunlight? Sa sunlight, kalimitan. Kung sa seedlings, umaga-hapon, pwede yan. O kung meron tayong light requirements sa loob ng isang silid, pwede natin buhay yung ilaw. Kung namang gusto natin gawin na inilalabas dun sa lugar na pinagtatabihan natin, pwede din mga 2 oras, 3 oras sa umaga din. Sa hapon. Sa pag may umiinit na, pasok na uli natin. Paano mo siya dinidiligan? Sa pagdilig, gumagamit lang tayo yung maliit na sprayer twice a day. Ito talaga meron kang farm in a small space. Oh, in front of you. Right. Yung nakwento nga niya kanina, di ba? 100 square meters, commercial scale. Commercial. Yeah. So, ang kagandahan sa microgrid, in terms of market price, malaki yung demand ng microgreens. Mm-hmm. So, pumapasok siya ng price per kilo, mga 2,000 to 3,000 per kilo. Farm gate price. Retail price na yun. Retail yun. Yes. Yung iba kasi ang ginagawa ng pagbenta pag ganito, it's 100 pesos per container. Okay. Palagay mo na 100 pesos na lang. Magkano naman ang capital natin dyan? So, napakamura na yung capital. Aabot ka lang mga isang ganito, mga 15 to 20 pesos. Lagay mo na sa 20 pesos na lang ang capital mo. Tapos 100 mo ang benta. Kasi that's just in how many days? At saka yung pwede mo siya presyon kasi konti pa lang kayo sa merkado. Sa ating mga manonood, tungkol dito sa pwede natin gawing negosyo tulad ng microgreens, kailangan nating tandaan palagi ano yung market target natin upang masiguro natin na tuloy-tuloy na maibigay natin yung pangangailangan ng ating mga customer. Sa Sprouts po, maging creative lang kayo, gumamit kayo ng mga seeds na pagkakatiwalaan, business na, healthy pa. Mm-hmm. Oh, galing! Okay, so join us again for next week's episode of OA Ako!